Naghahanda ng ilang ospital sakaling tumaas ulit ang bilang ng mga ma-admit dahil sa COVID-19. Pero ngang sa hallway at parking lot na ginagamot pa ang ilang pasyente. Saksi si Leigh Alves. Dahil puno na raw ang emergency room, nasa hallway na muna ang ilang pasyente sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Sa Northern Mindanao Medical Center na COVID Referral Hospital sa Region 10, ginawa na ring ward ang dating parking lot ng mga ambulansya. Isinailalim na ito sa code red dahil high risk na ang kanilang bed capacity. May mahigit 1,000 pang aktibong kaso sa lungsod na nagtala na rin ang kaso ng Delta variant. Mahigit 2,000 naman ang active COVID cases sa Cebu City. Limitado na ang mga nagseserbisyong ambulansya roon dahil sa dami ng COVID patients. Ang isang ang babaeng COVID patient na 28 anyos, nakamatayan na sa ambulansya ang paghihintay na ma-confine ayon kay Counselor Dave Tumulak. Sa hotel facility pa lang daw ay nanghihina na ang pasyente na hindi pa raw bakunado. Ikuha siya sa usa sa mga quarantine facility na to. Kanya nagpunay paabot in town sa hospital. Kanya ubos na kayo yung auto saturation. Nakabsang gini town. Asas siya namatay? Mismo sold sa ilang ambulance. Sa Philippine General Hospital, lagpas 50% pa lang ng COVID beds ang okupado. Pero nababahala na ang pamunuan ng ospital. Dahil noong huling umabot sa 50% ang bed occupancy nila, biglang sumipa ang mga kaso sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. For the last 7 days, napansin namin na tumataas na yung bilang ng mga admissions ng COVID-19 sa PGH. Meron kaming 123 confirmed COVID patients na naka-admit, no? Ito yung pinakamataas na bilang for the past 4 weeks. Dama na rin daw ang unti-unting pagdami ng mga pasyente sa Lung Center of the Philippines na dedicated para sa severe at critical COVID patients. Mahigit 2 linggo na raw silang naka-alerto. From a low of about between 35 to 40% of COVID cases among the COVID-dedicated deaths. Right now, we are at 58% occupancy of the COVID-dedicated beds. Yung aming ICU or critical beds na tinatawag is 71% occupied. Sa ngayon, halos kalahati ng 197 beds sa Lung Center ay nakalaan sa COVID patients. Dadagdagan naman daw ito kung kailangan. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso, sabi ng Department of Health, we are more prepared than before. Dapat po nating paniwalaan yan. Nung una po, wala tayong mga bakuna. Nung una po, yung mga doktor natin ay nangangapa kung paano natin gagamutin ng ating mga pasyente sa ating mga ospital. Magtulong-tulong po tayo, please comply with the minimum public health standards and please have yourselves vaccinated. Bakuna nga ang isa sa inaasahang pananggalang sa COVID. Mahigit 16 million doses ng COVID vaccine ang inaasahang madedeliver sa Agosto. Kanina naman, dumating ang karagdagang 1 million doses ng CoronaVac vaccine ng Sinovac. Sa kabuuan, 33,860,700 doses na ang dumating sa bansa. Mahigit 19 million doses sa mga yan ang naiturok na. 7.8 million pa lang sa mga Pilipino ang fully vaccinated. Kabilang sa mga prioridad na babakunahan ang mga senior citizen na nasa A2 category. Pero ang World Health Organization nababahala sa mababang bilang ng mga nabakunahang seniors. 25% o 2.1 million pa lang daw sa 8.5 million senior citizens sa bansa na nasa master list ng vaccination ang bakunado na. Sabi ni WHO Representative to the Philippines Rabindra Abeyasingha, hindi raw ito katanggap-tanggap lalo't may nakalaang bakuna para sa kanila. Kung mataas ang vaccination coverage pero napag-iiwan na naman ang mga pinaka-vulnerable, hindi raw ito ang pinakamabuting paraan ng paggamit ng ating limitadong supply. Ipinunto ng WHO na nahihila raw ang pagbabakuna sa mga senior dahil sa pinalawig na pagbabakuna sa iba pang priority groups. Wala pang pahayag kaugnay nito ang DOH at Malacanang. Sa gitna ng panibagong round ng ECQ sa Metro Manila sa Agosto, hiniling ng Coalition for People's Right to Health sa gobyerno na pagbutihin pa ang pandemic response at ang pagbabakuna, lawakan pa't bilisan. Ang problema natin, diniscuss nga kanina, dahil hindi kulang ang testing, no? Hindi talaga sapat ang testing. Ang nangyayari, kulang din yung tracing. Tapos dahil na, wala rin namang contact tracing na maayos na nagagawa, lalong mas konti yung mga natetest na puro lockdown kapag nagsasurge ang cases, babalik sa ibang form ng community quarantine, reactive, no? Hindi siya proactive. Walang
kasi ang lockdown empty kung wala namang ginagawang strategy para sa pag-contain. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DOH at Malacanang, pero dati na nilang sinabi na tinutugunan ang mga problema. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.